Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is Carl Serrano. And right now, sa video na ito, merong katanungan ang dalawa sa mga tropa natin dito sa Ethical Nation. So, ang tanong nila, dapat ko po bang pagbigyan na abonuhan ng mga gustong sumali sa networking na aking sinalihan? In-invite ko sila, gusto din nilang sumali, kaya lang nagpapaabono muna, dapat ko ba itong gawin? So, tanong yan ni Ching, yung isa naman, Sir Carl, may friends ako, apat sila. Sasali sila kung ako daw ang magso-shoulder ng registration nila at babayaran nila pag kumita na sila. Sir Carl, mahirap naman yung request nila at ang problema, wala akong pera. Sabi ko nga, pag may pera na lang ko sa ako, saka kayo sumali. Rejection din po ba yun? So, tanong naman ito ni Rogelio. So, ang pinakang point ng tanong nila is dapat ba nilang abonuhan? Kasi di ba may mga ganung objection na, sasali ako sa iyo pero ikaw magbayad. Di ba sabi mo maganda naman yung business mo, babayaran na lang kita kapag kumita ako. Di ba sabi mo gusto mo akong tulungan? Di ba sabi mo tulungan? Hindi, ikaw magbayad. So, medyo nakakairita yung mga ganung klase ng prospect. Kasi isipin mo, binigyan mo na sila ng opportunity para magkaroon ng pagbabago sa walang kwenta nilang buhay. Okay, kalma. Sorry. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako ng aking feelings. Binibigyan mo na sila ng opportunity para magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Tapos, uutangan ka pa. And this is very common, especially sa warm market mo. Kasi, unang-una sa lahat, kaya nakaka-experience tayo ng mga ganong klase ng objection. Kasi wala silang tiwala sa atin. Kasi imagine mo na lang na kasama lang natin sila sa mga inuman, sa mga walang kwentang gimmick, mga walang kwentang bagay, sa mga kung ano nung pinagagawa natin sa buhay, kasama lang nila natin sila dun eh. Diba? Tapos bigla natin silang aalokin ng business na magiging successful ka, yaman ka. Maninibago sila. Diba? Isipin nila, anong droga yung tinira mo na naman. Ganun, maka-experience ka ng ganong klase ng mga objection pagdating sa prospect mo. And meron naman talagang sagot pagdating dyan. So, meron akong ginawang mini course about dyan, which is yung overcoming objection, kung saan matututunan mo dun kung paano mo sasagutin yung ganong klase ng objection. And mahanap mo yung link sa description nitong video na to later on pagkatapos mong panoorin itong video na ito. So, kung naiisip nyo na what if ganun nga yung gawin nyo, abunuhan nyo na lang muna, that is a wrong mindset. Very wrong. Hindi ko alam kung tama yung English ko. Basta maling mindset yon. Okay, pagdating sa business. Bakit? Ikaw ba, inabunuhan ka ba nung apply mo kaya ka nakasali? Hindi naman, di ba? Most of you mga nanonood nitong video na to, ikaw talaga yung nag-effort, ikaw yung nangutang. Ewan ko, nangutang ka, nagbenta ka ng gamit, or igaling sa savings mo, or pininipon mo talaga para galing sa sweldo mo para makapag-pay-in. Kaya win-work out mo yung business mo kasi ikaw yung nag-effort para makasali in the first place. So, kung papautangin mo sila or so-shoulderin mo yung registration nila, sa tingin mo, i-work out nila tong business. Tapos, ang tingin pa nila, tapos ang pagkaka-introduce mo pa sa business, eh, madali lang kumita, mabilis kumita, patay ka dyan. So, hindi nila i-work out yan. Di ba, hindi nila tatrabahuin itong business. Bakit? Hindi naman sila nag-effort para magkaroon ng puhunan eh. So, okay lang kahit hindi ako kumita dyan. Di naman ako yung naglabas ng puhunan eh. Tapos, kapag siningil mo sila, malupit ang sagot nila. Eh, hindi naman ako kumita eh. Bakit kita babayaran? So, ikaw, anong masasabi mo? Anong isasagot mo sa kanya? Eh, hindi naman talaga siya kumita eh. Bakit kanya babayaran? Di ba, sabi niya, kapag kumita siya, tsaka niya babayaran. Eh, paano nga siya kikita? Hindi naman niya trinabaho. So, hindi niya tatrabahuin yun kasi nga, hindi naman siya yung naglabas ng puhunan in the first place. So, anong tawag doon? Dilema. Di ba, paulit-ulit lang. Babayaran kita kapag kumita ako, pero hindi ko siya tatrabahuhin, so paano ko kikita? So hindi kita babayaran kasi hindi naman ako kumita, kasi hindi ko trinabaho. Diba? So, yun yung pinakang sagot ko pagdating dito sa tanong na to, huwag kang papayag. Kasi just imagine mo, kung sumali siya sa ganung way, yun nga, hindi niya tatrabahuhin, hindi mo gugustuhin na magkaroon ng ganung klase ng downline sa business mo na, alam mo yun, kung kailan lang niya trip gawin yung business siya kanya gagawin, kasi hindi naman niya pinaghirapan eh. So ito, tatanungin na lang kita, sa tingin mo ba na kapag sumali ang prospect mo, naniniwala ka ba na kayang baguhin nung business mo, business opportunity mo, yung buhay niya kapag nag-take siya ng action? Sa tingin mo ba, naniniwala ka ba na malaki talaga ang may tutulong ng business mo sa kanya kapag ka ginawa niya yung business? Naniniwala ka ba na ma-achieve niya yung mga goals niya kapag ginawa niya yung business?
kung oo yung sagot mo, bakit ikaw yung magbabayad para sa kanya? Ikaw ba yung a-achieve ng goals niya para sa kanya? Ikaw ba yung tatrabaho ng business para sa kanya? Ano pa yung sense pinasali mo yan? Ano pa yung sense na pinasok mo yan sa organization mo? Hindi naman niya tatrabahuin. Ikaw rin naman pala yung gagawa. Di ba? Alam mo yun, ibang case na pagdating sa mga kamag-anak mo or sa family mo, halimbawa, anak mo, asawa mo, ibang case na pagdating doon. Pero kapag yung hindi naman relative, friends lang, or even relatives nga eh, bakit mo o-offeran sila ng ganun? Bakit papayag ka na ikaw yung magbayad? Hindi naman nila tatrabahuin in the first place. Hindi naman talaga nila seseryosohin yan. Kasi ikaw, kaya mo wino-workout yung business mo, gusto mo mabawi yung puhunan mo, yan yung number one reason. Tapos yung second reason mo is, syempre, ma-achieve yung goals mo. Number one reason gusto mo mabawi yan kasi hindi ko alam kung paano mo ginawa ng paraan yan. Kung yun nga, marami ako nabanggit kanina, savings, nangutang ka, or whatever. Syempre, gusto mong bawiin muna yung puhunan mo. And majority ng mga uplines, yun ang ituturo sa'yo na una, mabawi mo muna yung puhunan mo. Ano yung kailangan mo gawin para mabawi yung puhunan mo? So kung ikaw, nag-shoulder ka lang, anong reason niya para trabawin yung business, wala naman siyang babawi yung puhunan katulad mo. And at the same time, kung naniniwala ka talaga na kayang baguhin ng business mo yung buhay, ng prospect mo na yon, bakit hindi mo siya hayaan na siya yung gumawa mismo ng paraan para makasali sa'yo? Ganun lang naman yung kasimple. Now, bibigyan na kita, ituturo ko na sa'yo kung paano mo ba sasagutin yung ganun. Okay, paano mo ba sasagutin yung ganung nakakairitang objection? Okay, so ganito lang yung kasimple. Kapag sinabi sa'yo ng prospect mo na ganun na abunuhan mo muna ako, or nangungutang sa'yo, utang muna ako sa'yo para pangsali dyan sa business, babayaran na lang kita kapag kumita ka na. So ito yung pwede mong isagot sa kanya. Seryoso ka ba talaga na mangutang para lang sumali dito sa business ko? Kapag sinabi niya na, oo, seryoso ako na mangutang, o seryoso ako na manghiram sa'yo para sumali ako dyan sa business mo na yan. Ito yung pwede mong sabihin. Ako kasi, ginawan ko siya ng paraan. Okay, ginawan ko siya ng paraan. Hindi ako nangutang dun sa nagpasali sa akin. So, yun yung pwede mong sabihin sa kanya. Hindi ako nangutang dun sa nagpasali sa akin. Ginawan ko siya ng paraan. Ngayon, ito yung pwede mong gawin na paraan. So, ituro mo sa kanya kung ano yung paraan na ginawa mo, kung sa savings mo, or pwede mong gawin yung maglilista siya from, let's say, na ang pay-in sa business mo, let's say, 10,000. So, maglista siya from 1 to 20, tapos isulat niya dun lahat ng close friends niya na malaki ang tiwala sa kanya, tapos hiraman niya yun lahat ng 500 pesos. So, 1 to 20, din naka 10,000 siya nun. Kung tama yung pagkakalculate ko sa math, so, calculate nyo na lang kung mali ako, hindi mali. Diba? Basta yun yung idea. Yun yung pwede mo ibigay na paraan sa kanya. So, ikaw, share mo sa kanya kung ano yung paraan na ginawa mo. Now, ito yung kasunod mo na sasabihin. Kung hindi mo ito gagawin, okay lang, walang problema, pero hindi kita papautangin. Kasi ako mismo, ginawan ko siya ng paraan para makasali ako sa business. Kung ipipilit mo pa rin na umutang sa akin para gawin tong business, huwag mo nang gawin. Okay, shinare ko lang naman to sa'yo. At least, nagkaroon ka ng idea kung ano yung ginagawa ko ngayon para pag nandun ako sa success, yung pag may na-achieve ko na yung goals ko, wala kang maisusumbat sa akin na hindi ko sinabi ito sa'yo, na i-share ko sa'yo in the first place. So, kung hindi mo siya gagawin ng paraan, okay lang, walang problema, pero hindi kita papautangin. Ganun lang yung kasimple. Pag sa warm market, okay, pag sa warm market, actually, kahit sa cold market, pwede mong gawin yun eh. Diba? Sinasabi mo sa kanya yung totoo. Ginawan ko to ng paraan para makasali ako, tapos ikaw utang ka sa akin. Gusto na nag-charity worker na lang ako? Nag-lending company na lang ako? Okay, kalma. Chillax. Breathe in, breathe out. Nakakairita kasi itong klase ng objection talaga. And kailangan mo lang ano yun. By the way, wag kang magwawala ng ganun dun sa prospect mo. Okay, nakakainis pero pigilan mo yung sarili mo. Okay, pigilan mo yung sarili mo kasi kapag ka nagwala ka ng ganun sa prospect mo, hindi na yung sasali sa'yo. Kasi paano mo sasabihin sa kanya na tulungan kayo tapos aawayin mo siya? Diba? So yun yung importance kapag alam mo kung paano sumagot ng objection dyan sa business mo, sa network marketing business mo. Once again, meron akong ginawa na mini course pagdating dito sa pagsagot ng lahat ng objection, which is yung overcoming objection. Hanapin mo na lang yung link sa description ng video na ito. So before I end, gusto ko lang sabihin sa'yo na kapag ka gano'n, halimbawa kung ano man ang mangyari, sinagot mo yung prospect mo, hindi siya sumali sa'yo, hindi siya nag-iisa lang sa mundo. Okay, hindi siya ganun ka-espesyal para sa grupo mo. Okay, no means not now, maghanap ka ng iba. Kasi kapag nakita niya, nagkakaroon ka na ng result, magkakaroon ulit ng interest niya, or pwede mo na ulit siyang balikan kasi nagkaroon ka na ng result. Okay, kapag ganun pa rin yung objection niya, huwag mo na siyang balikan. Okay, walang kwenta yan. Bro,
kamusta ka na? It's been 3 months, di ba? Ako, kumikita na ako dito. Naalala mo ba yung business? Kumikita na ako. Ito na yung kinikita ko. Ready ka na ba na maging part ng team ko? Wow, pare, ayos yan. Sige, kumikita ka na. Pautangin mo na ako para makasali na ako. Kapag ganun pa rin siya, wag mo nang balikan yan. Walang kwenta yan. Okay, walang kwenta yan. Hayaan mo siyang maghirap ang habang buhay. Okay? Hayaan mo na lang siya. Hanap ka ng iba. Napakarami pang ibang prospect dyan. So, our market mo na lang eh. I'm sure hindi mo pa na-invite lahat. Ako nga mismo, hindi ko pa na-invite lahat eh. 5 years later. Hindi ko pa na-share lahat sa kanilang lahat yung business ko. So, kung sakali man na na-share mo na sa lahat na ang warm market mo yung business mo, hindi punta ka naman sa cold market. Napakaraming tao na naghahanap ng business mo, hahanapin mo na lang sila. Kaya kailangan magtagpo kayo. Okay, so I hope marami ka natutunan dito sa video na ito, and make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. And kung nagustuhan mo yung mga natutunan mo, click mo yung like and mag-comment ka dyan sa ibaba nitong video na ito. Kung meron ka mga suggestion, violent reaction, opinion, question or whatever, sinasagutan ko yan lahat. So once again, make sure apply mo na kaagad lahat ng mga natutunan mo, and yung mini course na ginawa ko, which is overcoming objection, hanapin mo na lang yung description sa video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!